Kinamon ni Senadora Amy Marcos si Speaker Martin Romualdez na dumalo sa pagdinig ng Senado patungkol sa pangangalap ng lagda sa People's Initiative para sa Charter Change. Direktang itinuro ni Senadora Marcos ang tanggapan ng kanyang pinsan na si Romualdez na nasa likod ng pagpapapirma sa mga tao para sa People's Initiative kapalit ng malaking alaga sa mga distrito ng mga kongresista. Ibinulga ng Senadora ng tanggapan ni House Speaker Romualdez ang nag-alok ng 20 milyong piso sa kada distrito para mangalap na lagda para sa People's Initiative. At sa tanggapan din ni Speaker na nanggaling ang timeline na pagsapit ang July 9 ay tapos na ang lahat. Sa tanong naman kung ipatatawag si Romualdez sa gagawing investigasyon ng Senado, sinabi ni Senadora Marcos na lahat naman ay posibleng mangyari at dahil palagi itinuturo at sinisisi ang Speaker ay baka gugustuhin din itong humarap sa pagdinig para makapagpaliwanag at malinis ang kanyang pangalan sa taong bayan. Sa kabila nito, inabi naman ni Ivy na hindi ito sapilitan at kanila pa rin pinaiiral ang interparliamentary courtesy sa lahat ng mga mambabatas. Sa Martes, idaraos na ang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kung saan ilan sa mga iniimbitahan ay mga dating justices na sina former Supreme Court Justice Hilario Davide Jr., former Associate Justice Antonio Carpio, at Adolfo Ascuna at iba pang constitutionalista. Dagdag pa ni Senadora Marcos, kasama rin sa padadaluhin ang People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PILMA dahil sa kanilang kontrobersyal na TV ads. Aniya, mayroon na mga kongresista na nagpayag na magsalita pero anonymous naman ang gusto at ayaw lumantad dahil natatakot na baka masiro ang kanilang budget sa Kongreso. Ako, si Giorgio Sikat, walang inatlas ang balita.